Yan, hello guys, dito kami sa museum namin. Bisitahin lang namin yung aming museum. Yan o, no bashel. Ah, doon pala kuya sa loob. Ano to, tuna ito? Man-made to. Ah, man-made. Yung ipin tunay. Amin pala ito museum eh. Luba pangalan ang sapa ko. Ayan o. Ayan, pasok tayo sa museum ni Luba. Shell Museum. Oh, ano to? Snake na ahas. Snake, dagat, snake. Ito, ahas, dagat. Ayan. Ayan, crab, sponge crab, hermit crab, iba-ibang crab. Oh, parang gagamba yung crab. Oh. Ito, shield. Shells. Kaya yung tinatawag natin giant clam po itaklobo. Then mukha na silang parang bato ay semento kasi yan po is mga nahukay lang po yan namin sa mga bundok dito sa Bohol. Kumbaga nagiging fossil na po sila or fossilized po. Sa bundok nyo nahukay? Yes po sir. Hindi ibig sabihin. Kasi po sabi nila ang Bohol Rabbit po isang birds daw po sa tubig. Ang isang patunay po doon is yung Chocolate Hills. Kaya po walang malalaking puno nakatayo doon kasi made of limestone po sila. Kasi ba't nagkaganito sa bundok, di ba? Limestone. Limestone. Ano po, ang estimate kasi nila, sa edad nila is more than 1,000 years. Para kasi malaman mo yung edad ng shell, yung lines nila po, bilangin nyo, lines from the front up to the back, then right, every line is equivalent to 15 years. Mm-hmm. So, pose na sila, hindi na mabilang, estimate lang yung sinasabi. Kumbaga, mas higit pa siya. Mas sobra pa po siya. Oo. Yung seahorse naman po, banda doon, gawa na po yan sa fiberglass. Ah, hindi na tunay ito? Hindi na po yan tunay. Kumbaga, nireplika lang namin yung mga seahorse kasi part na sila sa mga endangered species po. Then, isang dangka lang talaga yung pinakabiki size ng seahorse po. Walang umabot sa ganung size. Pinalakihan lang po namin para mas may pa-size yung hitsura nila. Tapos, ito mga colorful shells naman po, rin sa baba, mga tunay at original na kulay po yan ng mga shells. Yan yung tinatawag nating scallops. Ito yung original to? Po? Or kinulayan nila? Original na kulay. Ah, original. Kung baga ang pagkakaroon nila ng kulay, nakadepende po yan sa algae, plankton, at saka sa current ng tubig na tinitirhan. Tapos yung black na shell naman, family naman po sila sa mga tahong. Ito parang tahong siya, no? Then sila yung shell na pwede mag-produce na black pearl. Kasi kung ano yung kulay ng shell sa loob, yun po yung kulay ng pearls na pwede lang ma-produce po. Mm-hmm. Ito, ano to, te? Itong, ano na to? Ano yan? Yan yung tinatawag nating mother of pearl na shell. Mother of pearl. Or pintada maxima yung scientific name. Okay po, dito tayo sa kabila. Sa kabila. Kabila tayo. Dami. Ito naman po yung Nautilus pampilius na shell. Kung saan sila yung tinagurian naming the fastest moving shell. Kasi po sa lahat ng klase ng shells, sila na po yung parang lumalangoy o tumatakbo po sa surface ng dagat. Then ito yung buong shell niya po. Pero pag hinahati yan, yung nasa likod po. Ah, ito yung pinakaloob. Yes po, yan yung ano po nila. Tinatawag din nila mga chamber nautilus po. Parang ano no, parang turbo ano. Yes. Kaya po yung kinakain po ba yan? Hindi. Po? Kinakain? Yes po ma'am. Lahat ng laman ng shells are edible po. Yan yung may mga paano? Yung ano nila, yung laman nila, yung molos nila yung said po, parang mukhang octopus or ano po, squid. Maraming galamay. Tapos yung dito naman, Plurotomaria rumpi, itong nasa gitna, so far po, yan yung pinakamahal na shell namin dito.
Kung ibenta namin yan, ang price po niya is nasa 150,000. Yung shell lang, yung shell pa lang po? Yung shell mismo lang po yung 150,000 pesos. Ah. Marami pa po yan, ma'am. Kaso lang po, bibira na makuha o matagpuan. Kasi po, so, over ng... Philippines po, sa Balot Island lang sa Davao sila makikita at makukuha. Ay kung buhay pero, pala, mas mahal po. Pero matatagpuan mo sila sa lalim na 200 to 250. Oh, mahalak lalim na pala. Submersible lang kailangan doon. It's made of fiberglass na lang. Pati yung banda dito po, mga made of fiberglass na rin. 200 tapos yung dito submersible. Naman, ito na si Babo ng bulak na yan. Yan po. One of the smallest shell po yan. Pero adult size na. Adult size pala na yan? Po. Shell pala yun? Yes po. Buong shell talaga yan, ma'am. Kumbaga, hindi na po yan lumalaki na lang pa sa ganong size. 6.1 paano millimeters. Paano nyo na-discover yan na ano? Mm-hmm. Shell pala yan. Ano yan, ma'am? Before na ano po yan, pinadala pa po yan sa mga group of scientists sa Europe po. Pag-original, para mapag-aralan nila kung buong shell po ba talaga. Mabasag kasi baka na, ano lang po yan, basag na mga shell po. Buo pero talaga siya. Pero nung pag-study nila, buong shell talaga po. Ito shell ito din to? Hindi yes pa ako, po. Dito ko nang nakita itong mga shell. Yung maliit na shell po, yung price niya is nasa $1,000 po. Ito tunay na perlas to? Yes po. Bali, South Sea Pearl po yan, na galing po yan sa ganitong klaseng shell. Ito po is perlas pa po itong nakalikit na to. Mm. Bali, ito yung tinatawag nating mother of pearl. Tunay yan. Yung mga napitinda dyan sa labas, fake yan? May iba siguro, ma'am. May ano ibang lang, tunay. Try to rub lang po both pearls. Tapos if mag-powder po, tunay po yan. Ito, ibang klase yung mga shield. Inaan para hindi nila? Sinisindihan nila ng ano? Ng lighter po. Oo, totoo ba yun? Pwede naman gawin yon pero yung luster ng isang pearl po, masisira po. No, sobrang liit niya. Ilang millimeter lang kaya to? 6.1 millimeters po. 6.1 millimeter? Mga binibenta namin yung mga pearls po. Yan, totoo yan. Yes po ma'am, 100% sure. May fresh water, may salt. Magkano yung salt na ikaw? 750, 950 tapos 1. 4-inch shell. Piki, yung 100 lang. Yun yung ano po, yun yung difference po. Kasi wala naman talagang pearl na 50 diba, pesos, 150. Just 100 lang yung kay Kuya. Just dito 750, something. Tapos ito naman, soft corals or sea sponge po. Totoo yan? Totoo po yan. Bali yung corals na yan, pag nasa dagat pa po yan, nag-wave lang po sila tapos para silang umiilaw sa ilalim. Or bioluminescence yung kulay nila po. Pero yan, kapag buhay, parang may laman pa po yan. Oo, parang may laman sila sa loob. Kung saan sila yung parang umiilaw po. Tapos, Xenophoridae family shells, kumbaga sila yung kinoconsidered namin as unang shell collector. Kasi po, sila mismo nangungolekta din po ng mga kapwa na shell. Kumbaga, pati yung bubog at saka yung stick na lollipop po, natural na dumidikit sa kanila. Para kasi may natural na magnet yung pinakamalaking shell. So talagang inanong ito pa. Kinukulik niya pala talaga yung mga shell. Yung ano tawag po, yung, sa kanila, saan nyo nakuha? Ano yung po? Scientist. Kapag yung mga scientific na yung pumag, mag-base kami sa mga libro ito lang po. Naman, no. Sa libro po. Tapos ito naman, sea urchin. Tinatanggal lang namin yung mga spike po. Yung kinakain? Yes po. At tinanggal niyo yung spike? Yes. Pero parang malalaki to. Maraming kasing uri ng sea urchin po mami. Pero usually yung kinakain natin is yung ano po, yellow, orange, tsaka white at yung black. Yan po ang kulay niya is para may pagka-green. Maganda pala siya pag walang spike, no? Yes. Ano lang yan, nilagyan lang po namin ng chemicals po para hindi sila madaling mabasag. Kasi very fragile yung mga sea urchin po. Tapos pag mga ganitong shapes na mga shells, mga Coridae family or mga cone-shaped shells, sila yung pinakadelikado pag buhay pa or pag nasa lagat pa po. Bakit? Yung mga ganyang hitsura. Kasi po ang laman nila is may venom. Kumbaga ang laman nila po is para may karayom. Tapos if matusok kayo sa karayom nila, it's either paralyzed kayo or comatose for lifetime.
Kasi po yung mga venom nila is times 20 pa po. Kaysa mga venom ng mga ahas din ang tinawis ko na po. Lahat na yan. Sa mababaw lang ito, malalim din. Basta nasa, ano na sila ma'am, nasa area ng dagat po na may mga grasses na po. Grasses ang coras po. Ano, grasses pala. Medyo risk na pala po. Yes. Kasi may possible may ganyan. Ang tinik nila sa... Ano po? Ayun, laman nila parang may karayom. Tapos ito naman, mga bulating shell kung tawagin namin. Kasi po yung hitsura ng mga shells is parang bulati, pati din po yung laman nila. Pero shell siya, no? Shell, pero shell pa rin sila. Pero yung iba po, recognize that one as family ng mga Tamilok. Oo, parang yung Tamilok. Yung sa mga mangrove area sa may Palawan na discovery ito. So, ito yung example ng perla sa mga giant clam po Tacloco. Yan yung tinatawag natin mga baroque shapes na mga pearls or mga unusual shapes na mga pearls po. Tapos itong mga bilog-bilog dito, yan sana yung mabubuong black pearl. Kaso lang, hindi na sila na-fully develop kasi po natanggal na nila yung laman ng shell bago lang nalaman na may mabubuo sana pearls. Napatay na. Yes po. Dami, sayang po, marami sana. Ang dami sana, oh. Mahal pa naman yan. Ito rin, oh. Ito buo na to. Hindi pa rin po. Itong mga white na to, mga sand dollar naman po yan. Kumbaga yung sand dollar po, sa anong sila, combinations po sila ng mga sea urchin and starfish. Ito parang kapis. Family sila ng sea urchin po. Ano yan, yung may laman din sa loob? May laman din sila sa loob. Ganyan lang kanipis? Pero yung mga laman nila po, hindi edible. Tapos may mga tinik-tinik din po sila. Kaso lang maliliit lang po. Na kayang tanggalin through brush lang po. Okay po. That's all po. You can take some pictures na po. Thank you very much. Thank you very much. Sino po? Sino ba? No, guys. Ano po? Combination ng pangalan ng shell collector at saka yung asawa niya po. Yung lalaki kasi is Quirino, yung babae is Primitiva. Last to syllable sa pangalan nila po. Kaya Nova. Yes. Pangalan ko kasi yun, te. Ay. Nova. Sa'yo pala to, ma'am. Oo nga, eh, kaya nga sabi ko. Yung guys, no, tapos na. Paliwanag na namin na sa amin ni ate yung mga shell. Ano, wala ka ng patingo. Ano, so, binaril niya. Ba, shell. Lipa rin tayo. Panglaw charts. Panglaw charts tayo, guys. Oh, sa Luna Beach tayo, ma'am. Tapos, Luna Beach. Okay, guys. Bye-bye.